Beginners, nais mo bang malaman kung paano natin ma-detect or malaman ang mga sinyalis ng isang silent hater na dumalagang baboy or baboy inahin? Panoorin mo po ang video na ito. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Good morning viewers! In this video guys, bibigyan ko lang po ng pansin itong concern po ng isa nating kababayan na si Dane Mark Honrado. Ito po ang follow-up message po niya sa akin. Boss, waiting for your vlog regarding how to detect or signs for silent hater gelts and sow. Thank you. Kabayan, thank you for sa iyong concern na yan. At dahil dyan, ako po ay magbibigyan na naman ng napakasimpleng or munting idea regarding po sa ating topic ngayon. Sa mga beginners dyan, tune in ka lang dahil alam ko po na marami po sa atin ang mga beginners po na bilang small backyard hog raisers. Sa mga expert dyan, mabuhay at mabuhay po kayo. Okay? So, let us direct to the point po. Unang-una guys, isishare ko lang po sa inyo ang naranasan ko po sa aking gelt na ito noong siya po ay nag first hit, second hit, and third hit. Number one guys, direct to the point tayo ha. Unang-una, ang pag-hit po sa ating mga dumalagang baboy ay sadyang hindi po magkakaparihas ang period of time, yung panahon. Okay? Ang akin pong gelt na to guys ay nag first hit siya sa loob ng 4 months mahigit. Second hit niya is mga 5 months or 6 months mahigit. And then nag third hit siya po ay 9 months and 12 days. Dito muna tayo guys sa not silent hater. Isa po sa mga basic na mga palatandaan na mag-hit po ang ating mga baboy. Okay? Mahina ang pagkain, naapektahan po ang kanilang gana sa pagkain, no? Walang gana kumain. Sa unang araw guys, medyo maingay na yan. At dyan po mismo, magtataka tayo na bakit malakas siyang kumain pero biglaan siyang humihina ang pagkain. At minsan kumakain siya pero konti lang, umaayaw na po kaagad sa pagkain. Second day po ay talagang ang kanyang boses po ay talagang medyo umiingay-ingay na siya. Ang pangatlong araw po ay talagang malakas na po ang kanyang boses. Ang aking guilt na ito guys noon, naalala ko lang po, grabe ang ingay niya guys. Halos umaabot sa aming mga kapitbahay dito sa aming lugar, no? So, isa rin po sa mga sign na ang ating baboy ay naghihit po, namumula po at namamaga ang kanyang ari. Ulitin ko lang ha, namumula at namamaga po ang kanyang ari. At hindi lamang yan guys ang namumula at namamaga. Sa bandang puwitan niya guys ay parang pinkish ang color, no? Yung namumula-mula. Ganon din po sa buong katawan niya. Aking pong maalala guys, itong aking baboy na ito, noong siya ay nag third hit na talaga, napapansin ko guys, ang pamumula sa kanyang balat, whole body niya ay kalat. Hindi lang sa bandang puwitan, kundi dito sa bandang likuran. Basta guys, sa buong katawan niya meron akong nakitang pamumula. Yan po ang base po sa aking na experience sa dumalagang baboy na ito. Pati na rin guys sa kanyang pag-inom ng tubig, parang hindi siya gaano umiinom ng tubig. Yun po ay isa sa akin ding napansin sa kanya. Okay, dahil silent hater po ang ating alamin ngayon, isa rin po sa mga sign na ang ating gelts or baboy inahin ay silent hater, bigla nga po tayo magtataka na ayaw niyang kumain. Okay? Tapos minsan kakain siya, pero kunti-kunti lang, ayaw na kaagad. Namumula rin po ang kanyang katawan, may mga pantal-pantal, no? Yan pa pala ang aking masasabi, may mga pantal-pantal na pamumula. Ganun din po sa kanyang ari, namamaga at namumula. Beginners, tandaan po ninyo ito. Sa mga silent hater po na gelts at saka sa mga baboy inahin, sila po ay tahimik lamang na naghihit. Kaya nga po tinatawag nating silent hater. Kuya Dong, ano po ang ating gagawin talaga pag or paano po natin malalaman or ma-detect na talagang nag-hit po siya? Kasi silent nga siya eh. Ang gagawin nyo guys, sa pag-hit niya first time, hayaan mo lang yan.
Second time, hayaan mo lang din yan. Pag dumating po ang punto na mag-hit siya sa pangatlong beses po na pag-hit niya, masdan mo po ang first day na yan. Ulitin ko lang ha, para hindi magulo. Ang pangatlong pag-hit po ng ating mga guilt, yung first day na pag-hit niya, masdan mo lang siya guys. Tahimik po yan. Ayaw kumain, walang gana kumain, kung kakain man, konti lang. Sa tubig, medyo mahina rin po siya, gaya sa aking guilt na ito. Ang unang araw, pangalawang araw, hanggang pangatlong araw, sa pangatlong beses na pag-hit niya, ay mapapansin mo po talaga na ang pamamantal na pula ay nandyan po sa kanyang katawan, sa bandang paahan, basta buong katawan. Ang kanyang ari ay namamaga at namumula rin. Beginners, hindi po sa inuutosan ko po kayo, pero ito po ay suggestion ko lamang sa inyo, ano? Ang pangatlong araw, sa pangatlong beses po na kanyang pag-hit, try mo pong idiin paibaba ang kanyang likuran. Kapag siya po ay mag-behave at tumatayo or tatayo ang kanyang dalawang dalunggan or tainga, ang tawag dyan guys mga kababayang beginners, yan po ay standing hit. Ibig pong sabihin, pwede mo na siyang ipa-AI or pakakastahan. Yan po ang ibig sabihin. Pwede mo pong i-double check guys, maliban sa pagtulak sa kanyang likuran at saka tumatayo ang kanyang tainga, pwede mo rin i-double check, patungan mo po or sakyan mo po ang kanyang likuran. Kapag siya po ay behave, hindi siya maligalig, yung pumapayag siyang sakyan mo siya at the same time, tumatayo rin ang kanyang mga balahibo, isa rin yan sa mga sign, at ang kanyang tainga, standing hit din po yan guys. So dalawa po ang mga pinaka-basic na final signs na siya po ay nag-hit na talaga. So silent hitter, hindi po siya maingay. Okay? Guys, masingit ko lang po ng sandali ano. Ang eldest brother ko po doon sa aming probinsya talaga sa Negros Occidental ay nag-alaga din po ng matagal na no, sa pag-alaga ng baboy inahin. Ang kanyang ginagawa guys, pinapatapos niya muna talaga ang first day, second day, third day sa pag-hit po ng kanyang sow. Doon na po siya nagpapa-AI or nagpapakasta ng kanyang baboy inahin sa pang-apat na araw. Although pwede naman po mga beginners kong kababayan, ang pangatlong araw hanggang pang-apat na araw, pwede na po yung i-AI po ang ating mga gelts or mga baboy inahin. Ano? Katulad nito guys, sa gelt ko na ito, yung pangatlong araw po, doon kami nag-AI pero gabi yun guys. So, salamat sa Diyos dahil 44 days na po siya ngayon, buntis na po since nag-AI po kami. So maraming ano guys, maraming mga sign pa ang silent hitter ng mga gelt or sow, no? So sa mga expert diyan, kindly comment below na lang po ang inyong mga comments diyan. Yan po ay malugod nating tatanggapin for our beginners din po ng mga kahagresors. Shout out po kay Hinisa Dilapinya watching from Toboso, Negros Occidental, kay Ralph Russell Mina at sa kanyang caretaker na si Remy taga Mondragon, Northern Samar, at kay Denmark Honrado watching from Sonico Clan Santa Ana, Pandan Antique. Shout out po kaninyo. Thank you guys for watching this video, and if you like this video, kindly don't forget to like and subscribe and hit also the bell ring para po ma-notify ka every time po na meron akong mga new upload. Mabuhay po kayong lahat viewers, God bless po sa ating lahat.